Nakita ako na nakalagay na pre. So titingnan ko kung ano yung mga gamit na ibibigay nila doon. Kasi dito, yun ang kasarapan pag ang mga kapitbahay mo puti. So pag-ayaw na nila yung gamit, so nilalagay lang nila doon sa labas tapos nilalagyan nila ng pre. So i-check uli kung meron akong makikihang maganda. So ayan, dyan lang siya sa harap ng bahay namin na yan, yung bahay na yun. So check ko lang. So yan lang yan sa harap ng bahay namin. So may nakuha na ako. So parang, ano siya, mga print. Tapos parang box lang siya na pwede kong paglagyan ng kung anik-anik ko. So ayan, check ko lang kung meron pang pwedeng pakinabangan dito. So ayan, makikita mo kalagay naman dyan sa harapan. Ayan, nilalagay nila dyan for free, tapos grab and go. So check ko lang kung meron pang ayos dito. So ito mo, ito pwede ko pa itong kuha. So ito, sobrang lalaki na siya. Hindi ko na magagamit na ito. Ayan, may mga board din. Kanya blackboard. Ito, parang hindi na magagamit. So, yun lang nakuha ko. Yung iba, sobrang lalaki. Hindi ko na siya magagamit. So, tuloy yung nakuha ko. Parang pink. Tapos yung nakuha kong una, yung parang box lang siya at saka mga frame. So ayan, ganyang kasinop yung mga Pilipino dito kapag may nakita silang nakalagay na frame. So ayan, kuha agad sila. So hindi lang naman mga Pilipino, mga ibang lahi din. So for today, ito lang yung nakuha ko. So frame lang at saka box. Pero okay naman siya at saka bago pa. So, kasyang-kasya naman to sa cargo box ko. So, uuwi ko siya. So, ayan, yung nakikita niyo yung mga box na yan. Na tumpok-tumpok na ano na yan. Na mga damit na yan. Mga used clothes na yan. Pero magaganda at branded siya. So, yan din makikita niyo yung ibang gamit dyan. So, ang dami kong kalat, di ba? So, yung iba dyan, binili ko. Pero, yung iba dyan is nakuha ko din sa mga pre-items. So, kaya pag yung mga amo ko. So, dyan ako nagpapadala sa Pinas Cargo. Minsan naman sa CMG. So, kung makikita nyo to, mga kabayan, mga nani dyan. So, yung mga gamit-gamit na yan. Ang dami ko talagang tambak. So, for sending na yan sa cargo ko sa Pilipinas. So, alam mo naman ang mga kabayan, tsaka mga OFW, diba? Nagsisend ng mga cargo pagdating ng September or October para syempre aabot sa pamilya natin. So, ayan lang yung mga gamit na ako. Marami pa dyan sa ilalim ng kama ko pero hindi ko lang mapapakita sa inyo. So, ngayon papakita ko sa inyo kung gano'ng karami na yung mga items na isesend ko sa Pilipinas. So, marami doon used items pero branded naman. So, alam niyo naman ang mga Pilipino, masisinog tayo pagdating sa mga gamit natin. Kung pwede pang pakinabangan, diba, why not? Pwedeng ipadala sa Pilipinas. So, pwede rin natin ipamigay. Diba? So, ayan yung cargo box ko. So, nagpapadala ko minsan sa CMG, sa Pinas Cargo. So, ayan na yung mga used item ko na isisend. Kasi nga, September, syempre, diba, padalahan ng cargo. So, marami dyan, mga used items. Tapos, yung iba naman dyan, binili ko siya talaga. Pero yung malaking items na hindi nagkasya sa box, iba pinamimigay ko na lang o tinatapon ko dyan sa ano, nilalagay ko dyan sa may basurahan doon. So, yun. Pero dito sa loob ng kwarto ko, marami pang items na ilalagay ako. So, yun. Kalimitan, ganun ang trabaho din ng mga Pilipino rito. Pagka magbeber na.
So, nag-iipon ng mga gamit para ilagay sa cargo box. Ayun, malapit ko lang mapuno yung box ko. So, isi-send ko na. So, siyempre, September na. So, kailangan magpadala na ng cargo sa Pilipinas. Kaya yun, mag-check pa ako ng ibang community dito. At saka dun sa community namin, baka may mga pre-items pa. So, ayan, mapupuno ko na yung box at isi-send na rin sa Pilipinas. Bye-bye mga kabayan! Salamat po sa inyong panonood. Please, watch and subscribe to my channel. Salamat po for more contents. God bless!